morning po mga bayan, welcome po sa ating panibagong vlog dito po sa LRT1 Cavite Extension. Ayon po sa ating harapan mga bayan, nasisilayan na po natin yung mismong MIA Station na patapos na po, konti na lang gagawin ito mga bayan ay mayroon na po, matapos na po yung paglatag ng bubong. Ayan po sa taas natin. Ayan na. At ito naman po dyan sa harapan mga bayan, papuntang ano po yan, papuntang Baclaran, Maynila. At dito naman po sa itong bandang kaliwa mga bayan, papuntang Cavitex. Ayan. Ito na yung footbridge mga bayan, no? Na nakaabang na po ito. Ayan. Pati doon sa kabilang side, papunta doon sa patawid sa lumang Coastal Mall na ngayon ay na-demolish na, ay mayroon na rin pong boat bridge. Nakaabang na po doon sa mismong station ng yan, latest update po mga kababayan dito po sa LRT1 Cavite Extension, dito po sa MIA Station. Ayan po mga kabayan, no? Halos makompleto na po ang paglatag ng bubong dyan sa mismong MIA Station. Ayan po mga kabayan, sa 2024 pwede na po itong magamit ng publiko, no? Kaya abang-abangan po natin mga kabayan sa mga OFW dyan. Shout out po sa inyo, no? Ito po ay malaking tulong sa ating bansa, lalo na po rito sa buong Kamaynilaan. Iwas traffic na rin po ito mga kabayan, itong LRT extension. Ayan po mga kabayan, lipat po tayo rito sa katabi ng MIA Station. Ito po yung pinakaunang station ng LRT1 Cavite Extension. Ito na po yung Redemptorist Station mga kabayan, na kung saan ito po ay kagaya po sa MIA Station ay konti na lamang po ang kulang, matatapos na rin po ito paglatag ng bubong. Ayan, masisilayan po natin mga kabayan. Yung kulay gray na yan sa bandang kanan, yan po yung mga rebars, no? At ayan na po yung footbridge.
na kung saan dyan po dadaan yung mga kababayan natin na magsimba rito sa Baclaran Church sa bandang kanan. May hagdanan pa paakyat oh, sa gitna. At itong pakaliwa, ayan na po yung Redemptorist Station. Ayan na po mga bayan sa bandang kaliwa. Ayan, dyan po papasok yung bago ng LRT. Ayan, zoom natin. At yung kulay pula na yan, maroon, ayan na po yung mismong bubong na tapos na rin po na pinturahan, no? Ayan, kunting ano na lamang po mga bayan ay matatapos na rin po. At yung kulang yan, yung kulay gray na yan, ayan po yung hagdanan pababa. Ay wala pang bubong, no? Ayan po. Napakaganda na tingnan mga kabayan. Kapag sasakay rito ay iwas ano na, hindi na makalusog sa baha dyan sa mismong baklaran. Kasi minsan bumabaha po yan dyan mga kabayan. Ayan po ang ating mga kabayan. Ah. Tinatapos nila yung paglatag ng bubong dyan banda, area na yan. At mamaya mga kabayan, atin pong puntahan yung pinakadulo no, nito. At ikutin natin itong Redemptorist Station sa bandang Muwa. Ayan po yung footbridge. Ayan. Patapos na rin po mga kabayan. No? Ayan. May hagdanan na rin, paakyat. Ang ano na lang nito mga kabayan, yung mga PWD, no? Paano sila tatawid dyan sa station? Walang problema doon sa mismong station dahil may elevator naman. Ito na po tayo, pasok po tayo rito. Ayan, dyan sa pinakadulo nito mga kabayan, dyan na po yung mismong karugtong, no? Nitong extension ng LRT, papuntang Niug, Cavite. Ang bubuksan sa next year, sa 2024, itong Redemptorist Station, Mia Station, Isawal Station, Ninoy Aquino Station, at Dr. E. Santos Station. Bali, 5 station mga kabayan ang bubuksan sa 2024. Yan po mga kabayan, ito pong LRT 1 Cavite Extension ay may habang 11.7 kilometers mga kabayan, no? At may pundo po itong 64.915 billion pesos mga kabayan. At pag dollar po ay 1.36 billion dollar po ang expansion nito mga kabayan, no? Napakalaki. Ayan na po yung mismong station. Inikutan po natin. Ito na po yung Redemptorist Station mga kabayan. Na kung saan doon tayo sa kabila kaganina, no? Doon po tayo sa side ng Baclaran Church. Ngayon umikot po tayo rito para makita rin po natin yung progress dito sa kabilang side. Andito po tayo side sa Muwa, no? Ayan po. Talagang konti lang mga bayan, pag matanggal na yung mga rivers dyan ay napakaganda na po yan, kinis na. Ang kulang lang dyan yung kunting sa bubong na lamang po, ito po yung Redemptorist Station. Ayan, kunting tiis na lang, makasakay na rin po tayo niyan mga bayan. At ngayon po lilipat po tayo dito sa mismong
Ninoy Aquino Station atin pong pasyalan kung ano na po ang progress dito. Ano? Dito na po. Dito na po tayo sa Ninoy Aquino Station sa tapat mismo. Ayan po mga kabayan, naglalatag na rin po pala sila. Nag-start na paglatag ng bubong. Ayan sa bandang pinakakanan po. Ayan po, ayan na po yung mismong start na po sila maglatag ng bubong. Medyo nahuli dito sa Redemptorist, tsaka yung mismong Mia ay patapos na dito sa Ninoy Aquino Station. Sa side na po ito sa Sukat Paranaque, no? Barangay Santo Niño, Sukat Paranaque po ito mga kabayan. Ayan, pag mag-start na po yan maglatag ng bubong mga kabayan, mabilis na lamang po dahil latag, patong-patong na lamang po yan mga kabayan, kaya konting tiis. At dito sa side sa kabila, elevator ay hindi pa siya makinis, no? Hindi gaya doon sa Redemptor Station, makinis na rin. Ayan, yung bandang kaliwa ay papunta na po yan ng ano, Barangay Dunggalo. Ayan, shout out po kay Sir Geraldson. Shout out sir. Ayan na po yung bubong ng Mia Station. Noong tinatrabaho ko po ito, hindi pa nalatagan ng bubong. Sir Johnny Coverstone, shout out sa'yo sir. And shout out po dyan sa ating nakapaskin ng mga kababayan natin, mga vloggers. Support na rin po natin mga kabayan. Yan po. And also Celia White, subscribe na rin natin mga kabayan from Christchurch, New Zealand. Subscribe natin. Ayan na po yung portion ng papuntang Redemptor Station. Ayan, sa harap sa ating camera, no? Ganda na to mga kabayan kapag ito'y matapos. Kaya konting tiis na lamang po sa mga taga Paranaque, taga La Huerta, Barangay Santo Niño, at mismong ang Las Piñas ay pwede na rin dyan na rin baba sa mismong Dr. Santos. Ayan. Maraming salamat po mga kabayan, no? Salamat po sa pagsama kay Porca Studio. Please like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, Porca Studio. At i-hit na rin ang notification bell, yung all. Thank you so much. God bless po sa lahat po.